Kumusta po kayong lahat mga kateds, no? Lalong-lalo na po sa ating mga masugid na tagapanood sa ating mga video, sa ating mga subscriber. Paalala lang po mga kateds, ang video na ito ay hindi gawa sa isang eksperto. Ito po ay batay lamang sa aking sariling experience at panaliksik. Malaya po kayong magbigay opinion, komento at suwestyo. Maraming salamat po. Okay, so update po mga katiits sa sign na star at triangle. So according sa ating katiits na sa pag-reading natin ay natumbok natin ang digspot. Okay, and then sa tulong ng gadget ay na-confirm ito. So panoorin natin ang video na update nitong naunang video na ina-upload natin. Okay, so ito po yung bato at ito yung unang video ng ating katiets na pinakita yung bato na mayroong star at triangle. So itong bato na ito. Okay, so sa hindi nakapanood sa part 1 at nais masundan ang istorya tungkol sa site na ito ay panoorin nyo lang po yung part 1. Okay, so panoorin natin ngayon ang update sa site ni Katiets. Oh bro, medyo inabot na kami bro, ang dilim dito. Kasi ano, sobrang ano din, mahirap tabasin, maraming tinik ang damo. Dito bro, sa ano, ayan, may malaking kahoy dito na namatay. Ayan o. Yan. Yan yung area niya. Gilid. Ito, malaking kahoy itong na namatay kalapit ng pinag-appear na bato. Yan. Yan. Tapos andito yung bato na may star, itong inuupuan ng kasama ko. Yan. Yan. Ito yung sabi ko na ano, parang kanal. Yan. Parang kanal siya. Tiniltik na kanina, ipaganyan yan. Nakakanal pa papunta roon. So dito bro, banda sa sakto dito, dito mayroon detection. Itong area na to, yan ang may detection. Tapos doon bro, sa baba, nalinisan namin. Mayroon siyang ano pala. Mayroon siyang... Ito. May mga butas pa pala dito na ano. Tapos ito, may datsya na tatlo. Ayan o. May tatlong datsya. Tapos tingin ko to, hindi ko alam kung nature crack ito or sinadya siya. Pero tingin ko parang ano, parang sinadya siya. Parang araw na naka-engrib. Hindi ko maintindihan. Tapos dito, may butas pa rin. Ayan o. May mga ano. Ayan. Tapos to, ganun din. May butas din dito. Tapos dito, meron din. Dito sa banda na ito. Ayan. Ayan. Tapos dito, sa kabilang side na to, may butas pa rin. Na nakaganon. Ayan. So, ayan yung line ng ano. Tapos yan bro, malaking na parang kanal siya. Pataas dun, pupunta na rin sa may star. Ayan. Kanal na yan. Tapos ito yung kambal na bato. Ayan. Ayan yung nakadikit na bato doon sa ano. Meron din siyang butas dito sa ibabaw ito. Parang hindi ko maintindihan kung ulang ito. Ayan bro, ito bro, area na to medyo hindi pa namin natatabasan. Ayan, susukan pa.
Dito lang kami nagtaba sa banda sa baba. Siguro balikan ulit namin ito sa mga susunod na araw para explore ulit namin, malinisan ng malinis na malinis. Hindi muna namin bro tinuloy yung pagbaak na itong bato. Kasi wala naman siyang detection sa gitna. Nandito siya sa side. Dito. Dito banda yung ano niya, detection niya. So, yun lang bro. Ito lang yung update ko sa iyo. Ayan. Okay, so nagpasili po si Katiets ng kunting clip sa pag-detect nila gamit ang Furlong Range Locator. Tulad ng sinasabi natin doon sa naunang video na imbestigahan ang bawat dulo ng passage, dahil posible na nang doon lang kung saan siya nag-video, ay posibleng nang doon lang ang isa sa spot na sinasabi. And then dito sa pinapakita nila na clip ng pag-detect ay natumbok natin, no? Nasa tapat ng passage po si Katiets at nag-expo dito ang Furlong Range Locator. So dito po sa video na pinapakita ni Katiets at ang nakikita natin at nababasa natin sa sign, sabi natin baka dito banda may detection. So yun nga, mayroong detection. So mayroon na pong karagdagang reference, no? So yun po ang importante kapag mayroon tayong gadget. Kapag ano yung sinasabi ng sign, mag-check natin gamit ang gadget. So may punong kahoy na patay na, and then ito yung sinasabi ni Katiets na pinag-appear na bato. Dito din yung nakaharap yung sign ng passage, yan o, yung inuupuan. Diyan yung bato na pinatungan ng Furlong Range Locator ay nandito po yung star. So diyan nga, no, sabi natin doon sa una-unang video, doon sa part 1, ay baka nga nandito lang sa harap niya. So yan, nandito nga yung detection. So pwede itong trabahuin. Okay, and then dito mayroong napansin si Katiets dito na mga dot. Okay, so lapitan yan, lalapit si Katiets maya. So yan, mayroon siyang napansin dito yung tatlong dot na halos magkapareho, pero distansya yung isa, oh. And then isa yung dalawa ang magkadikit, nakatriangle. And then ito, kung hindi po ito natural na pagkabiak, sinadya po ito. So tama ka Katiets, yan po ay aro, no? Ngunit kung walang hatak doon sa direksyon na tinuturo niyan, walang hatak sa gadget, huwag mo munang pansinin yon. So focus ka Katiets kung saan may detection. So doon ka titira, doon natin tirahin. And then yun, tingnan natin kung ano yung makuha natin. So itong mga huli mong mga na-discovery na mga hole ay posible na bakas lang po ito sa paggawa nila or pag pabrikit nila ng bato, kaya mayroong mga ganyan. Okay, so ang malinaw doon Katiets, itong biak or bato na pinagdikit, and din yung passage at yung sign na star, triangle at yung mukha. So yun ang malinaw na nagbigay confirmation na mayroong deposit itong area. So sige, dito na lang po mga Katiets. Maraming salamat, bye bye and bless.